Yo, what's up mga kaibigan? Hali na tayo magkwentuhan. So bago sumapit ang trade deadline ay ginulat nga ni Kyrie Irving ang lahat ng humingi siya ng trade palace sa Brooklyn Nets. Isang desisyon na gumulat sa madami dahil for the first time nga ay mukhang na-figure out na ng Brooklyn Nets ang kanilang sitwasyon at nagmumukha na nga sana silang championship contender. Bago nga magtamo ng injury si KD, ang Nets ay second sa East at naipanalo ang 18 sa kanilang last 20 games. Napaka-impresibo nga nito. Ganunpaman matapos ang failed contract extension talks, si Kyrie Irving ay humingi ng trade palace sa Brooklyn Nets at nagbanta na aalis din siya sa free agency. So talagang napilitan nga ang Nets ay trade siya para naman at least ay may makuha silang kapalit. Ganun pa man ang kanyang best friend and teammate na si Kevin Durant ay nagulat sa balita na ito. Katulad natin, nalaman lang ito ni KD via social media. Hindi siya tinawagan ni Kyrie before o kaya naman kinonsulta. Tila ba katulad lang din ng nangyari kay LeBron noon sa Cleveland Cavaliers. Kaya naman kanina sa press conference niya ay binanggit ni Kevin Durant na nainis daw siya na hindi nila natapos sa Nets. May magandang momentum nga daw sana sila. Sa wakas nga daw ay nabubuo na nila ang kultura na noon pa man ay gusto na nilang mabuo. Bawat laro daw ay nabubuo ang kanilang chemistry. Ngunit hindi niya nga daw alam kung ano ba ang nangyayari kay Kyrie at sa sitwasyon nito sa front office. Nakafocus na nga daw siya sa kung anong ginagawa nila sa loob ng court. Malaking kawalan nga daw si Kyrie sa kanila sa Nets. Malaking bahagi nga daw ito ng ginagawa nila. Isang Hall of Fame player nga daw ito na kayang gawin ang lahat sa loob ng court at inaasahan nila ito. Kaya naman nang umalis siya ay nawalan ng identity ang team na ito at mahirap nga daw ito sa kanya na isikmura. So ayun nga po mga kaibigan ang pahayag ni KD. Tulad natin ay nagulat din siya sa paghingi ng trade ni Kyrie Irving. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Patungo sa All-Star Weekend ay may record sila na 29 wins and 29 losses at yan ay pangsyam sa West. Ngunit napakadikit lang nga ng standings mga kaibigan. Ang number 10 to 4 ay 2 lang hanggang 3 laro ang pagitan. Ngunit alam nyo ba na bagamat ganito ang record ng Warriors ngayon, ang kanilang 5-man lineup nila Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green at Kevon Looney ay ang pinakamagaling pa din na lineup statistically sa buong NBA ngayon, outscoring the other teams by 22 points per 100 possessions. Mas malakas pa nga ito sa lineup noon ng Warriors with KD kung stats ang pagbabasehan. So kung ganito nga ang production ng kanilang first 5, bakit pa ganito ang record nila? Well, una ay isa sila sa mga teams na may pinakakonting bench production. At isa pa ay bibihira nga nila magamit ang lineup na ito dahil sa iba't ibang injury nila Stephen Curry, Andrew Wiggins at Draymond Green. Hindi din naglalaro ng mga back-to-back si Klay Thompson. So bihira nga talaga sila makompleto mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na nakuha ng Milwaukee Bucks ang kanilang 12 sunod na panalo. Tinalo nila ang Chicago Bulls sa score na 112-100. 33 points and 7 rebounds si Brook Lopez. 22 points, 6 rebounds and 6 assists si Javon Carter. 15 points, 6 rebounds and 9 assists si Drew Holiday. At 15 points din kay Grayson Allen. Ang Bucks ay may record na ngayon na 41 wins and 17 losses.